Tapos ito yung gusto kong i-point out sa inyo ngayon. Ano ang pinaka-advantage ng First Vita Plus sa ibang pag, sa ibang negosyo or sa ibang klase ng ano business model? Number one, si First Vita Plus po, wala na po kayong makikita na negosyo na napakaliit ng puhunan. Tapos ang kikitain mo halos sobrang laki. Okay? So halimbawa, okay? Tingnan mo to ha. Sabi ko maliit ang puhunan. Kung magsa-start ka ng business ngayon, kung magsa-start ka ng negosyo ngayon, okay? Ito yung mga negosyo na naisip natin, okay? So, aside, tatanggalin mo na si First Vita Plus, kung mga traditional business muna tayo. Okay, sari-sari store. Okay, yung 50,000 to 100,000 pesos, meron pa bang sari-sari store na ganyan? Kaya pa bang pumuhunan yan? Wala pa, siguro, kung inventory mo lang, medyo maliit lang yan, sa 100,000. Sobrang liit lang po yan, okay? So, ngayon, sa 50,000 to 100,000 pesos, magkano kikitain ng sari-sari store mo? I have no idea kasi ba, hindi naman ako nag-negosyo na sari-sari store. Siguro kung may sari-sari store ka, yung kausap ko ngayon, nasa harapan ko. Okay, alam mo kung magkano kinikita mo dyan. So, ang masakit nandito, kadalasan, kapag may sari-sari store na malakas ang kita, okay, yung kapitbahay ginagaya. Ginagaya yung tindahan mo. Hanggang sa isang kapitbahay, hanggang sa nagkagayahan na kayo ng negosyo ninyo. At madalas pa dito, masakit, inuutangan pa yung tindahan. Tama? Okay, ano pa? Ayan, tricycle. 50,000 to 100,000 pesos capital investment. So sa 50,000 mo, actually 50,000 maliit to. Sabihin natin 100,000. Magkano yung motor? Yung motor mo? 70,000 tapos yung 30,000. Sabihin natin 50,000 may mabibili ka ng motor. Sidecar mo sabihin natin na 15,000. Tapos yung prangkisa pa. Okay, ang masakit tinamaan ka ng COVID, tinamaan ng pandemic. So, tinamaan ng pandemic, nag-work from home yung mga tao, wala kang biyahe, limitado lang. Ano masakit pa dito, yung capital investment mo na 50,000 to 100,000 pesos, sira na yung motor mo, hindi mo pa nababawi yung capital mo. Tama hindi? O, tama. Ano pa? Okay. O, ano pa? Ito, gusto mo social na negosyo. Ito, Jollibee. Okay. So, sabi mo, kita ang mga small time naman na pinapakita mo negosyo sa akin, sari-sari. Ito, big time. Okay. So, si Jollibee, as of 2020, ang franchise fee niya po is 35 million to 55 million pesos depende po sa tindahan or depende sa store. So imagine this ha, 35 million pesos. Ang masyadong malaki, ito medyo maliit, bigyan na lang kita. 1.5 million franchise fee. Ano yan, Macau Imperial. Franchise pa lang po yan ha. Ibig sabihin pangalan, wala pa po yung store, physical store niyo dyan, wala pa yung ibang mga expenses or ibang capital ibang investment dyan. So 1.5 million para lang sa prangkisa, para lang sa pangalan na Macau Imperial. So question, anong kinalaman ulit nito? Pansinin nyo, lahat ng binanggit ko sa inyo, okay, ng mga negosyo, ang capital nila is minimum 50,000 pesos. Ito pa isa, yung food court, okay? Ay, yung food court tuloy, food cart. Okay, or yung kiosk na tinatawag natin. Okay. So kung papansin niyo, pinaka minimum 50,000 pesos. Ngayon, ang sa traditional business, of course, meron din siyang may pros and cons, then may advantages saka disadvantages din. Okay. One of the disadvantages po na hindi alam ng mga tao na sa mga nagnenegosyo ng traditional business is that yung operating expenses minsan sobrang taas. Okay? Kumbaga, may terms sila diyan na may ano ka, kumbaga dapat kung magsa-start ka ng traditional business, kailangan may pantapon ka or may pantapal ka. Kasi bakit? Minsan, pag nagtayo ka ng negosyo, okay, yung gastos mo, hindi pa kayang habulin ng kinikita na negosyo mo. So, dapat meron kang pantapal doon sa expenses mo. Okay? So, halimbawa, kung magninegosyo ka ng worth na capital na 500,000 pesos, hindi lang dapat 500,000 yung pera mo. Kailangan dapat nasa mga 1,000,000 para meron kang pantapal. Kaya yung mga mayaman ng mga negosyante na yun, mahaba yung PC po niyan kasi bakit? May pantapal sila na kuha natin. Ngayon, babalik ako doon sa tanong ko sa inyo kanina. Ano naman kinalaman yan sa negosyo? Ganito po yan. Okay. So kung ikaw yung empleyado na wala ng trabaho, okay, tapos pipresentahan ka ng First Vita Plus na magninegosyo ka, sasabihin mo, magninegosyo ko, wala na nga akong pera, wala nga akong pampuunan. Okay. Tandaan niyo po ito. Nung pumasok ko sa pagiging empleyado mo, meron ka din pinuhunan. Ano yung pinuhunan mo? Pamasahe mo. Nagpaprint ka pa ng CV mo. Okay? Ano pa? Nag-apply ka pa ng NBI mo, police clearance mo. Lahat po may puhunan. Okay? Ang kinaganda lang sa First Vita Pass, yung puhunan mo, ano, hindi ka palalampas ng 10,000.
Hindi ka pala nakapasa 10,000, tapos yung pwede mong kitain, nasa 300,000 pesos po sa isang buwan. Ganon kaganda yung negosyo natin. So kaya nga sabi ko sa inyo kanina, saan ka makakita ng negosyo na napakalit yung puhunan, tapos napakataas na pwede natin kitain? Okay? So again, ito, bago natin iwanan yun. So, tingnan natin to yung cash flow quadrant, employment, self-employed, business owner, tsaka investor. Okay? Okay. Halimbawa, kung nandito ka sa E-quadrant, okay, nasa E-quadrant ka, or halimbawa, empleyado ka, or nasa self-employed ka, ano ang goal natin? Okay. Ang pinaka-goal natin sa buhay, magkaroon po tayo ng multiple streams of income. Pag sinabing multiple streams of income, kailangan hindi ka lang umaasa sa iisang stream ng income. So, o sa isang source ng income. Okay? So, kung empleyado ka, maganda na nakapasok ka na kay First Vital Plus. Kasi bakit? Yung kinikita mo sa empleyado mo, tapos kumikita ka pa sa pagnenegosyo mo, ibig sabihin, dalawa na yung source ng kita mo. So, ano mas maganda? Isa or dalawa? Of course, dalawa. Nakuha natin. So, ang pinaka-goal set natin dito or ang pinaka-main objective natin is that balang araw, hindi ka na magtatrabaho para sa pera. Ganun lang kasimple yun. Balang araw, gusto mong mabuhay sa lifestyle na gusto mo na hindi ka na nag-iisip kung paano yung gagastusin mo. Yun yung pinaka-objective natin dito. Okay. So, tatanungin mo ngayon yung sarili mo. Ano ba talaga yung dahilan? Ba't ka nga ba talaga nag First Vital Plus? Ano yung dahilan? Okay? Ano yung dahilan? So, maraming mga dealers, simple lang kasi, alam mo yun, na sinali lang ako ng magulang ko, sinali lang ako ng ganito ko, pinayin lang ako ng ganyan. So, bago po natin gawin or bago ka magtuloy-tuloy sa negosyo na to, napaka-importante na tanungin yung sarili mo, ano nga ba talaga yung pinaka-goal mo? Bakit ka mag-negosyo sa First Vital Plus? So, again, yung pinaka-main objective natin, simple lang. Yung sinasabi palagi ni Ma'am doon, yung ultimate freedom na sinasabi niya. Financial freedom, time freedom. Okay? Tsaka health freedom natin. Alright? So, yun yun. So, pinaka-main objective, balang araw, karating yung panahon na hindi mo na kailangan magtrabaho para sa pera. So, yung perang kikitain mo sa pagninegosyo, darating yung panahon, i-invest mo siya. Okay? Kasi para yung pera na yung nagtatrabaho para sa'yo.